Gusto nyo bang matutunan kung paano gumawa ng L-type at Q-type na straight jack? Tara, samahan nyo ako at i-demonstrate ko sa inyo step by step kung paano gumawa nito pagkatapos ng maiksing intro. Pasok, boy, lata! Magandang araw mga kalata, ituturo ko paggawa ng L-type at Q-type na straight duck. Pero bago tayo dumako doon, pakilike and share naman ng video natin para mas marami pang nakakaalam about sa duck fabrication. At ishare na natin at pakihit na rin ng notification bell para updated tayo sa mga bagong video na i-upload natin. Okay? Mga kalata, ito naman po ay continuation nung ating video last time about sa straight duck. Itatackle natin ang about sa L-type at saka sa U-type. So, paano ito pinapabricate o paano ito ginagawa. Let's proceed mga kalata. Ito yung front view ng L-type natin. Kung mapapansin nyo, yung isang buo na rectangle, pagkapag hinati mo yun, yun, makakabuo na tayo ng dalawang letter L. Magkakaroon din tayo ng dalawang joint. To at ito yung isang joint. So, kung na-imagine nyo na o nabibisualize nyo na, ganyan yung magiging itsura ng L-type natin. Okay? So, ganito mga kalata, i-demonstrate ko sa inyo kung paano gumawa ng L-type na straight duck. So, halimbawa, ito nga yung plane sheet natin. Ano? Ito, kung susukatin natin is 10 cm lang, okay? Tapos, halimbawa, ang gagawin nating straight duck ay ang size nito ay 4 cm by 2 cm. Okay? Ang haba niya ay 6 cm. Okay? Kung susumahin mo, pag pinagsama-sama mo itong ano natin, is short talaga siya. Kulang dahil 10 cm lang yung haba ng ating plane sheet. Kung halimbawa, idadagdag mo yung ano pa, yung lock former, so short na talaga siya. So, ang gagawin natin is, dito na papasok yung ating decision making. Ang gagawin na lang natin ay EL-type. Gaya din ang ginawa natin doon sa straight duck, kuha tayo ng 1 inch mula doon sa dulo. So, yan, may point na ako. Nilagyan ko ng point na siya. Ayan, o. Kung mapapansin nyo ito. Ayan, 1 inch. Tapos, nilagyan ko rin ng 1 inch din doon sa baba. Ayan, 1 inch. So, ibig sabihin, ito na yung ano natin. Dito na tayo mag-start ng layouts after ng 1 inch. Barahan nga natin para nakikita na natin, hindi na tayo nalilito. Okay? Ayan. Dito na tayo mag-start ng layout. So, 4 cm. Ito. 4 cm, lagyan natin ng point, tapos 2 cm. Based dun sa front view natin is letter L, di ba? So, isang bottom or isang top man, alin man dun. Isang side natin, 2 cm, 4 by 2 cm. Okay? Plus, yung sa lock former natin na 1/4, ito yung 1/4. Okay? Gayahin muli din ito sa baba, ganun din sa baba para mababarahan mo siya. 4 cm plus 2 cm, 6 cm plus 1/4. Pwede na natin barahan din ito. Okay, ngayon, yung length naman natin, 6 cm plus yung 1/2 sa kabilang bunganga at 1/2 sa kabilang bunganga. So, total niya ay 1 inch yung idadagdag natin. So, ang total niya ay 8.54 cm. So, lagay din natin doon sa kabila, 8.54. Yan. Okay, may point na rin tayo doon. So, yon. Guhitan na natin din yung 1/2 magkabilang mukha. Ito, 1/2 natin. At 1/2 din dito sa kabilang. Yan, gaya din natin sa kabila. So, meron na tayong point doon. So, yon. Guhitan na natin yan. So, okay na yung layout natin. Ano? Ito kabila na to, pwede natin i-pattern. Or, pwede mo naman i-layout din ulit. Depende sa'yo. So, ito yung mga gugupitin natin mga kalata. Ito. Tapos ito. 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 Ganon din dito sa kabila. Ganon lang mga kalata. Gupitin na natin para makita nyo rin yung layout. Okay? Thank you.
Okay, mga kalata, meron na tayong dalawang mukha ng L-type, 4 by 2 cm. Ang length niya ay 6 cm. Out to. Yan, to out. Kung mapapansin nyo, sa pagdudugtong niya, ito magkadugtong, ito at saka ito kabilang dulo. Ganun lang mga kalata. Buhin na natin. Ganun din gagawin sa kabila. Mga kalata, ito na yung finished product natin. Medyo nahirapan lang tayo mag ticket dahil lumalabang kasi yung papel. Pero kung lata yan, mas madali natin siya. Pag ibined mo na kasi yung lata, hindi na siya bumabalik. Hindi katulad nito, pinagtiyagaan ko muna siyang i-ticket. Okay? So, kung mapapansin nyo, based sa ating illustration, may dalawa siyang joint. Okay? Kung mapapansin nyo, ito yung isang joint. May joint tayo dito ng isa at yung isa ay nandito ang isang joint natin. So, ganun lang ang paggawa mga kalata ng straight duck na L-type. Ito lang naman ay ginagamit kapag yung short na yung ating plane sheet para ma-avoid natin yung masyadong maraming retaso. Okay? Mga kalata, ganito naman yung U-type. Ito yung front view. Kung mapapansin nyo, letter U talaga siya. Paganon, paganon, paganon. So, ibig sabihin, halimbawa, ito yung A, B, and C. So, ito yung isa, yung D. Ganun lang, magkakaroon tayo ng dalawang joint. Ito isang joint, at saka ito yung isang joint. So, sana may idea na kayo kung paano gagawin yung U-type. So, pero i-demonstrate ko pa rin sa inyo yung paggawa niyan. Okay? Para mas lalong maintindihan po natin. Kung mapapansin nyo, kanina doon sa illustration natin dito, yung U-type ay letter U. So, ibig sabihin, yung bottom at dalawang side magkasama, tapos yung top hiwalay. So, yun yung U-type natin. I-demonstrate ko sa inyo kung paano nililayout. Dahil yung side ang unahin natin, ang unahin mo ay yung 1/4. Okay, ito yung 1/4. Tapos yung side natin ay 2 cm. Ayan, 2 cm. Then, 4 cm yung bottom natin, 4 cm. Then, another 2 cm ulit. Tapos yung 1/4. Tapos yun, uulitin din natin dito sa kabila, sa baba, para mababarahan natin siya. Okay, tapos yun, pwede na natin itong barahan. Nagugitan na natin, ang next natin ay yung length naman, 8.5 based din doon sa example natin na 4 by 2 cm, ang length niya ay 6 cm, same process lang din naman, so 8.5. Ito na yung letter U. Tapos yung natitira natin, tapos ito, ito yung gagawin natin huli. Kung nakapagawa na tayo dito ng 1/4 at 1/4 ulit din dito, so ang gagawin naman natin dito ay itong ano niya, lock former niya is ito yung 1 inch. Ito rin yung 1 inch. Okay? Katayan ng 1 inch.
mula sa gilid. Tapos 4 cm. Yan, 4 cm. Tayo 4 cm. Tapos 1 inch ulit. Tama? So 1 inch ulit. Yan. Okay, 1 inch. Then gayahin din sa taas. Parahan muna din natin to para hindi tayo na nalilito. Ako tayo ng 1/2 inch dito. So ito yung 1/2 inch natin. Okay, saka itong point na to, saka ito sa taas natin, sumula dito. Yan, 1/2 inch. Tapos yung length natin 6 cm. So lagyan din natin sa kabila at ganun din doon sa kabila. Yan. So ang barahan na natin. So yon mga kalata, meron na tayong D. Let's say na ito yung A, ito yung B, ito yung C, at ito yung D. Okay? Pwede na natin siyang gupitin. Ganito lang, tatanggalin natin itong sobra. So, kompleto na mga kalata. A, B, C, D natin, okay? Ito, may lock former na tayo dito. Pandalawang lock former natin dito sa magkabila. Kasi dito tayo naglagay ng 1/4 and 1/4. Dalawang 1/4 dito, okay? So, yun. Pwede na natin buuhin to. Yan, ito yung isang muka, ito yung pangalawang muka natin. Okay, ito na mga kalata yung ating finished product nun. So sa top natin may dalawa tayong joint. Kung mapapansin nyo, ito yung lock former natin. So dalawa yung lock former natin sa top. Ito yung U-type natin mga kalata. Sana naintindihan nyo kung paano ginagawa yung U-type. So same lang din naman siya dun sa straight dock. Pagkakaiba lang nila ay yung sa joint lang. So dun sa pull type, kung mapapansin nyo, isang joint lang siya. So mapapansin nyo buo, buo siya, tapos isa lang ang joint. Tapos dun sa L-type naman natin is dalawa yung joint natin, pero isang top, isa dito sa top at isa dun sa bottom. Dito sa bottom. Tapos dito naman sa U-type ay dalawa siya, pero nandito sa top yung ating joint. Ganun lang yung paggawa ng U-type saka yung sa L-type natin mga kalata. So sana may natutunan kayo at i-apply nyo rin sa actual para mas lalo kayong nahahasa. Okay, thank you mga kalata. Susunod natin mga kalata yung ano, yung straight duck na bilog. Abangan nyo yung next video natin para sa bilog na straight duck. Thank you.